So hello guys, itong papakita natin ngayon, ito yung mga inanda kong mga gagamitin ko sa barko. Isa-isahin natin para sakaling magka-idea kayo kung ano yung mga kailangan o dapat yung dalhin sa barko. Tara, lapit kayo sa akin. So una, meron akong ito, tatlong jogger pants kasi ngayon, ano na, Bermans na, medyo malamig na yung panahon kaya medyo dinamihan ko na yung pagdala kasi nung nakaraan, isa lang dala ko eh, medyo malamig, laba ng laba. Then ito, meron na akong dalawang jacket. Ito yung gagamitin ko pag papunta kasi may zipper. Ang hirap kasing tanggalin pag ganito, pag sa airport. Kasi pag sa airport, pag papasok ka, tatanggalin tong jacket. So kailangan yung zipper para hindi ka mahirapang maghugat. So ito, sa barko lang yung ginagamit ko lang. And meron akong long sleeve. Ay, bakit may long sleeve? May party? Hindi. Ito, gagamitin ko to pag pauwi na ako dito sa Pilipinas. Ay, pa-cute. Yes. And meron lang akong ditong apat na short. Ang sa loob lang ng barko. Kasi paglalabas naman, ito lang gamit ko, jogger lang. Kasi tulad ngayon, pandemic, wala namang labasan. So ito, meron ako namang t-shirt, 5. Sa loob ng barko, meron dito ko yung jersey ko, yung unang barko ko. Lagi kong dinadala. Baka may basketball doon, makapaglaro tayo. And meron naman ako dito pantulog. Mga apat na, at tatlong t-shirt, saka isang sando. And meron akong sweatshirt, pang tulog din pag malamig. And ito guys, yung aking uniform sa gali. Yan, puro puti yan, ang dami yan. Para hindi ka mahirapan na laba lang laba, pagod ka tapos nakalimutan mo palang maglaba, marami kang reserva. And ito, meron akong scarf pag nagdi-drill kasi mainit sa labas, nilalagay ko sa tawag dito sa puno ko o kaya sa leg para hindi mainitan yung batok. And yun, medyas. Ngayon, medyo madami-dami na yung medyas na dinala ko. Ano na to? 6. 6 na pares. Tapos meron pa akong extra. Ito naman, supporter sa ankle. And meron akong extra ang 2 pang labas. Ito, bumili ako ng 2 pang bago. Extra kasi to. Luma na to eh, hindi ko lang tinatapon kasi sayang. Yung nakaraan ko, iniiwan ko sa barko kasi luma na. Pero ngayon, na-realize ko, sayang naman. Gamitin ko lang sa susunod. So ito, madami-dami. At bumili pa ako ng 2 bago. And ito, isang tuwalya. Meron namang tuwalya sa barko, kaso siyempre gusto ko yung dala kong isa personal. Ayan. And bumili din ako ng extra underwear. Pero meron din ako dito. Ayan. Kasi ang hirap yung magugulat ka na lang, wala ka ng brief. Diba? So, marami-rami akong dalang ano ngayon. Extra. Yun lang. So, para sa akin, ito na yung starter pack ko ng mga dadalhin pagsamba ng barko. Pero depende pa rin sa'yo kung konti lang yung gusto mo, kung hindi ka naman maselan, pwede naman. Kasi pag ganito, mas marami dito, mabigat naman sa maleta mo. Kaya ikaw din mahihirapan maghila. Lalo na pag sasampa kayo ng barko, ng gangway, medyo mabigat yung maleta mo. Yun lang, sana magka-idea ka pag ikaw na yung sasampa. So kung gusto mong i-review yan, makita mo yung mga mahalaga, mga dapat mong dadalhin bago ka sumampa ng barko. Yung mga ilalagay mo sa maleta mo. So yun lang, salamat. Sana makatulong to sa'yo pag ikaw na yung sasampa. Okay? So guys, ito naman yung ating mga ayudang mga dadalhin sa barko. Medyo madami-dami ngayon. Yan. Umpisahan natin dito sa ano, sa ating personal hygiene. Ito guys, itong gloves na to, ginagamit ko kasi ito sa paghuhugas ng mga pinag... Ngayon, ngayong second cook na ako, gamitin ko to sa pagluluto. Naghugas na ako ng mga pinaglutuan kasi yung kamay ko nagda-dry, so meron din ako nito, malaki. Kasi pag nasobrahan sa sabon, nababad, nagda-dry yung kamay ko, nagbibitak. Yan, meron din ako dito. Cetaphil, ang moisturizer, yan. Tapos, ito, sikreto ng mga guwapo. Yan, 2 lotion na to.
pwede na to sa 6 months. And of course, syempre, meron tayong pampaganda ng buhok. Medyo ngayon, magpapahaba tayo ng buhok, kaya kailangan natin ng smooth and silky. Ito, ang tanggal ng ano, ng karne sa ngipin. Ito, dalawang ano, pang sa underarm natin. And of course, sulfur soap sa mga ano, antibacterial. Meron ako nito, vitamin E para sa magandang kutis natin. And pinakamahalaga, huwag mong kakalimutan pag lasang baka, magdala ka ng vitamin C para iwas sa sakit. Yan, dalawa. Siyempre, toothbrush. Tatlo sana to, kaso may kumuha ng isa. Dalawa lang. And toothpaste. Yan. Ito, apat sana, kaso may kumuha na naman ng isa. Tatlo na lang. Wow. Then, ito, pangkiliti. And, huwag kakalimutan, dito naman tayo sa ating panawid gutom, guys. So, nakita nyo naman kung anong mga to. Magbebenta tayo sa barko. Hindi, biro lang. Ito yung mga, alam nyo na, kasi pag sumampa ka na ng barko, mamimiss mo na yung mga lasa nyan, wala na sa barko nyan. So, ngayon, nagdala na ako. So, ito, siguro, maubos ko to ng ano, isang buwan lang o dalawang buwan. Depende pag, depende sa trip ko. Yan, ito. Umpisa natin sa pancit canton. Medyo malamig. Siyempre, hindi lang ako nakukain ito. Sa mga tropa din. Pag nanamingi sila, bigyan natin. Para pag susunod na nauubusan ka, yung iba naman sumampa, may dala, bibigyan ka din. So, yan. Meron yung tayong tawag dito. Sweet and spicy. Yan. Ito, saglit lang to, chocolate. Meron tayo pag medyo nagutom tayo. Kailangan natin ng sugar, energy. Yan. Ito, pampanerbiyos. Medyo nerbiyosin tayo nito. Marami-raming kape to. Ito pa, stick o. Pang movie-movie marathon natin. Yan. Ito, pampalaman sa tinapay. Yan, dami. Ito, ito, dressing ng Caesar salad. Pag wala kang kausap, babaho yung hininga mo, kailangan mo to. Pupanis yung laway mo, kailangan mo to. Kailangan lagi happy. Yan, oishi. Piatos, tatlo. Yan, lima. Ilang ibang iba-ibang flavor. So ito yung pinaka, hindi ko nakakalimutan dalhin pag sumasampa ako. Dingdong. Yan. Nakakamiss yung lasa na ito. Dingdong. Bilis maubos. Yan. Nova. Yan. Ito. Cheese ring. Snacko. Yung mga pang movie marathon na pagkain. Yan. Dito. Panawid gutom. Pag nasa kabina ka. Pag gusto ka sa ng gabi. Nagugutom ka. Ito. Paborito ng lahat. Doritos. Napakami yung ayuda natin ngayon. Medyo si Mrs. May budget. Thank you, my love. Aww. So, yun guys. Depende pa rin sa'yo kung kakasya sa maleta mo. Dahil ito, medyo kulang yung isang side ng maleta ko. Lalo na yung mga ganito. Medyo sasakop siya ng space. So, magdadalawang maleta ako ngayon. Ay, yung isa, yung varsity bag lang. Bag na malaki. Tapos isang maleta. Meron naman akong hand carry. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga, paano ipuwesto, isalansan tong mga ito. So, yun muna. Babay muna. Yan. Nakita mo kung gaano karami yung aking mga ayuda. Yan. Diba? So, guys, sa kabilang side naman tayo kasi mukhang puno na. Puno na talaga. Pinaka-importante. Pinaka-mahalaga. Iiwan na ang lahat ng inyo. Iiwan na daw lahat. Huwag lang to. Safety. Safety. Safety first. Guys, pag magdadala kayo na ito, pag tinanggal nyo sa karton, i-tape nyo kasi mamaya mapindot, magbukas. Magbukas mo ng maleta mo, puro toothpaste na. So, i-tape mo. Lagi yung mga liquid nga pala, lahat ng liquid, ilalagay mo sa maleta mo.
Dahil pag ito nasa hand carry mo yung mga liquid mo, pinapaiwan sa ano, sa airport pag papasok na kayo sa ano, sa boarding. Sayang. So lahat ng liquids, lahat ng matutulis sa maleta. Okay? Yung mga sa hand carry mo, mga papeles mo lang, mga halaga lang, yung mga gadgets mo, pera mo, papeles mo sa hand carry. So, okay? So guys, ito na yung mga ibang damit natin na ilalagay sa maleta kasi medyo meron pa tayong matitirang ayuda. So, pagkasyahin natin. Watch and learn. Ating extra na bag. So, ilagay naman natin yung ibang damit natin sa basurahan. And guys, bago natin makalimutan, nagdadala ako ng dalawang chinelas. Pero, lagi, isa lang. Yun nga, sabi ko, medyo maganda yung ayuda ni Mayora. Dalawang chinelas na dalhin. Guys, for safety, kapag ganito, wala city bag, kasi nabubuksan yung zipper. So, ang gawin mo lang para hindi, lalo na sa mga airport, baka mamaya, pagkakuha mo ng maleta mo, wala ng laman. So, ang gagawin mo dito, i-cable tie mo siya, yung zipper ito. Tulad nito, cable tie, yung maliit lang, safety mo lang, para hindi na nabubuksan yung bag mo. Pag maleta naman, may ano naman ito, di ba? May lock naman. Madalas yung mga maleta, nilalock. So, safety mo yung gamit mo. Yan, marami tayong cable tie. Pag pa-uwi, ganun din, humingi ka lang sa ano, sa deck. Kay Boson, humingi ka ng ganito, ng cable tie para ma-secure mo yung gamit mo. Alam na, pag may mga mahalagang gamit, pero pag may mga mahalaga ka, dito na lang sa maleta yung hindi na bubuksan. Kasi dito, pwedeng mabutas to eh. Pwedeng ilang laslasin o kaya sirayan yung zipper. Pero pag sa maleta kasi, medyo mahirapan sila, may lock. O kaya naman, bili ka lang yung maliliit na padlock. Kasi yung padlock kasi na maliliit, madali lang ano eh, madali lang tanggalin. So pag cable tie, medyo pag wala siya nandalang gunting o cutter, hindi nila mabubuksan. Kasi mahirap na tanggalin. So yun guys. Pero itong laman nito, hindi yung load ka lang ng load kung ano yung gusto mo. Dahil mayroong kilo, may limit. Kadalasan sumasamba ako, 40 kilos lang dapat sa bagahe. Tapos sa hand carry is 7 kilos. Ito, titimbangin ko kung ilang kilos to dapat hindi lalagpas ng 40 kilos. So tara, timbangin natin. So guys, ngayon titimbangin naman natin yung ating dalawang maleta. So, pag ganito ang timbangan nyo, ganito yung technique. So guys, ganito yung technique ng pagtimbang pag ganito yung gamit nyo. Yan. Siyempre, kukunin muna yung timbang ko. Yan. Ang timbang ko is 70 kilos. So para makuha mo yung bigat nito, ayan. Kasi pag ganito lang yung ginawa nyo, pag ito yung mismo yung tinimbang nyo, yan. Hindi siya accurate kasi hindi siya nakapatong lahat. Yan. So ang gagawin nyo, yan. Tanggalin yan. Timbangin ko yung sarili ko. Yan. 70 kilos. Ngayon, bubuhatin ko to. So, yan. 87 kilos. 87, so i-less ko lang yung 70. So, 17 kilos lang ito. Tama ba yung math ko? Yes. Yan, tama. Yan, patong tayo ulit. 70 plus 8. So, 8 kilos lang ito. 8 plus 17, ilan? May hinaw sa mati. 8 plus 17, 25 kilos. So, pasok na pasok siya, guys. So, guys, ito naman yung ating hand carry. Yung mga ilalagay natin. So, isa-isahin natin. Medyo magaan-gaan lang to kasi mga gadgets, mga papeles.
So, ito guys, another ayuda galing kay Mayora. Buksan natin. So, tada! Yan guys, regalo sa akin ni Mayora ang Nike bag. Ganda, di ba? So, ito guys yung mga ilalagay natin sa hand carry natin. Tablet. So guys, ang ilalagay ko dito sa ano, dito. Yan. Itong malaki na to. Is itong blue book ko. Nilalaman na ito yung mga papeles ko, yung mga mahalagang bagay. Ilalagay mo sa hand carry. Huwag na huwag mong wawala ito. Dahil pag ito, nawala mo, wala ka na ang future. Este, back to zero ka. Kasi lahat ng trainings mo, uulitin mo lahat yun. Yan, mga certificates mo, nandito lahat. So, ito yung pinakaingatan mo. Ito ang buhay mo. Buhay ko. Power bank and hard drive. Lagay natin ng mga movies, mga songs. Yan. And yung ating camera. Matagal ko na itong nabili guys. Hindi ko lang dinadala kasi hindi ko masyado na ginagamit. So ngayon, dadalhin natin para sa ating vlog. Sa ating vlog. And ito, yung ating pampakute. Ating salamin. Kahit nasa barko eh, no? Pag malay mo, makalabas ka o pag-uwi mo, pagpunta mo, medyo mataas yung araw, gamitin mo. And ito guys, ngayon lang ako magdadala. Yan, bilihan na naman tayo ni Mayora ng panggupit sa ating buhok. And sa barko guys, baka hindi nyo natatanong, nagugupit ako. Ako yung nagugupit sa mga kasama ko, nagpa-practice tayo. So yan, complete set siya. May mga yan, may mga size na yan. Meron din sa buhok sa ilong. Dadala tayo. And syempre, yan, another ayuda na naman ni Madam. Yung ating microphone, yan, nasama ko na to sa vlog ko. Pero and yung hawak niya ngayon na tripod. Yan na sa vlog ko na yan. Baka gusto nyo yung panoorin para magka-idea kayo kung ano yung mga affordable na gamit pang vlog. Then guys, ito. Ito naman, binili ko to. Yan, binili ko to. Medyo matagal-tagal na. Yan, Kobe. Kobe. I miss my idol, Kobe. Aww. Kobe ako guys. Pang ano natin, exercise natin sa barko basketball o kaya sa gym. Pero ito, lalagay ko na dito kasi hindi ka kasi dito. Nakalimutan ko lang. And, isa pang uncarry na bag. Yan. Ito, lagayan ko naman nung cellphone ko, yung ticket mo, passport mo, yung mga mabilis hugutin na kailangan sa airport, yung mga papeles. Dito ko nilalagay. Yung mga pera mo, dito. Belt bag, lagyan mo kasi hinahagis-hagis to baka bumuka. So, bili ka nito. Mura lang naman yung ganito. Belt bag. Ayun, kompleto na tayo. So, yun guys, sana ka-idea ka sa mga lalagay mo sa maleta mo bago ka sumampa ng barko. Medyo madami-dami yung mga pinakita ko pero depende pa rin sa iyan kung gaano kalaki yung maleta mo o yung mga gusto mo lang dalhin. Kung hindi ka naman mabusisi o masailan sa mga gamit, okay lang naman konti. Depende pa rin sa'yo yan. Ito lang, medyo maganda nga. Sabi ko nga, yung ayuda natin ngayon sa kaya medyo naparami. Pero kadalasan, konti lang dinadala ko. So yun, salamat sa panonood mo. Sana makatulong to sa'yo pag sasamba ka na ng barko ako. Kasi malapit na. Siyempre ngayon, pandemic, mag-isolate muna tayo sa hotel. So itong mga to, bubuksan ko din ulit to pag nasa hotel na ako. So pinakita ko lang sa iyo kung paano ko sineset up yung mga gamit ko pag sasampa ng barko o aalis na ng Pilipinas. So sana huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click mo yung bell para ma-update ka sa mga susunod kong videong i-upload dito sa YouTube. So, salamat! Good luck sa iyo! Safety first palagi!